Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Papa San Pio ika-10. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong suko ang Papa na si San Pio upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa. Ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya, nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa Mangaal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsamin ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat, wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nabagabag ang kanyang kalooban dahil sa kanyang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila.
Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaring mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili niya yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Ito ang Panginoon, nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan. Di niririnig niya sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata,
Tinutupad ko pong lahat iyan. Ano po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Magandang hapon, Father. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay nagtuturo sa atin kung ano bang talagang mahalaga sa ating buhay. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po ba ang pinakamahalaga sa inyong buhay? Ano po ba ang tunay na kahulugan at katuturan ng inyong buhay sa ngayon? Ito ang mga tanong na susubukan nating sagutin habang pinagninilayan natin ang ating ebanghelyo. Kung babalikan po natin ang mabuting balita, may isang lalaking nagtanong kay Jesus, "Guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" At ang sagot ni Jesus, "Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." At ano ang sabi ng lalaki? "Ang lahat pong iyan, sinusunod at tinutupad ko mula nung ako'y bata pa lamang." Subalit, lubhang magaling sa Jesus dahil alam niya kung ano ang kakulangan sa lalaking ito. Kaya't kanyang sinabi, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipamahagi sa mga dukha, at pagkatapos, bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin." Ano pong nangyari pagkatapos? Lubhang nalungkot ang binata. Hindi lamang kalungkutan sa kanyang narinig, kundi pati ang kanyang puso ay namanglaw. Bakit? Sapagkat napakayaman niya. Napakayaman niya sa mga material na bagay. Napakayaman niya sa mga bagay na makamundo. Subalit ang hinihingi sa kanya ng Panginoon ay iwanan ang kayamanang panlupa at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito marahil ay isang bagay na napakasakit para sa kanya, sapagkat ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian ay kanyang pinagsikapan. At sa isang saglit, sinabi ng ating Panginoon, "Ipagbili mo yang lahat, ibigay sa mahirap at
sumunod sa akin. Mga kapatid kay Kristo, isa lang lamang ang nais ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, na ang puso natin umikot hindi sa material na bagay, kung hindi umikot sa Diyos. Uulitin ko po, ang nais ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na ang buhay natin hindi iikot sa mga material na bagay na mayroon tayo, kung hindi umikot para sa Diyos. Alam po ninyo, hindi masama ang material na bagay. Sa katunayan, kailangan natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng disenteng matitirhan. Subalit, kung ito ang tinuturing mong pinakakayamanan ng iyong puso, hindi mo na nakikita ang Diyos sa iyong buhay, sapagkat ang lahat ng mayroon ka, lahat yan galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang hamon sa atin, higit sa lahat, unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya. Lagi tayong manalangin at gumawa tayo ng mabuti. Sa ganyang pagkakataon, tayo ay nagkakaroon ng tunay na kayamanan sa langit. Ang binatang lalaking ito, nasa Kanya na ang lahat. Nasa Kanya ang material na kayamanan. Ngunit sa bandang huli, hindi siya masaya. Sapagkat patuloy na ipinapaalala sa atin na ang tunay na kaligayahan, ang tunay na katuturan ng ating buhay ay matatagpuan lamang natin sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Diyos. Ano mang gawin mo sa buhay, kung wala kang Diyos, wala yang katuturan. Ano man ang iyong tagumpay, kung wala kang Diyos sa iyong buhay, wala yang halaga at silbi. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating tagumpay, nagkakaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, maliwanag na ipinapaalala sa atin sa araw na ito, balikan natin ang ating buhay sa kasalukuyan. Kanino at saan umiikot ang buhay mo ngayon? Ikaw ba ay nagpapakahirap upang yumaman, upang magtamo ng karangalan? O nagpapakahirap ka dahil nais mong maglingkod sa Diyos? Lagi po nating tatandaan na ang buhay natin sa lupa, panandalian lamang. Ang tunay na buhay natin ay ang buhay sa langit. Ito yung tinatawag na buhay na walang hanggan. At ito ang kulang sa binatang nagtanong kay Jesus. Kulang siya sa makalangit na bagay. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, pagsikapan nating mabuhay sa tunay na kahulugan ng buhay. At walang ibang kahulugan ang buhay kung hindi mabuhay kasama at kapiling ang Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, hinahamon tayo ni Hesukristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kaniyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kaniyang kaharian. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay, ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawa. Yung maya ang gamit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang nang may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at mapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong ikaw ay marapat na aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan
sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos,
ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My Lord, fill me with your love.
Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na August 22, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay aktibo at tamang pagkilos sa pagdalo ng banal na Eukaristiya. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Aldwin Ivan M. Herolau, Ormator ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary, Guadalupe, Biyahe, Makati City. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsasalo-salo sa banal na hapag ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhatin ka namin.